Good morning sa lahat. Ito yung snake plant, pero nasa itaas ng poste, kaya hindi siya straight tingnan. So, ang ganda niya. Ito naman yung mahaba, nakalaylay siya. So, ito ang tinatawag na snake. Ang palaya kasi parang snake talaga siya. Hindi ko pa naranasan na magluto nito kasi first time pa itong namunga. So, ito na siya, oh. Ang haba. Pero bata pa ito. Hindi pa ito siya magulang. Siguro nakagulay na kayo nito. Ito yung bago kong tanim na snake plant. Yan, mataba siya. Ginawan ko siya ng yung palaypa. Palapa, ano yun? Ito naman yung kadyos. Kadyos ito tawag sa amin. Ewan ko kung anong tawag sa ibang dialect nito. Magulang na ang iba. Kanina ko lang nakita ito. Pinuntahan ko doon kasi nasa likod ng bahay ito. Yan, ang daming bunga. Masarap ito. Masarap gulayin. Lalo na pag lagyan mo ng karne ng manok. Yun. Tapos pwede rin ito lagyan ng niyog yung gataan. Ang sarap. Lalo na lagyan mo rin ng yung gabi. Yung ginugulay na gabi. Tapos, lagyan mo ng gata. Ang sarap. Siguro marami na sa inyong nakatikim ng ganitong gulay na ito. Yan, ang daming bunga, oh. Natuyo na nga yung iba pala. Buti nga, napuntahan ko dun kanina, sa likod bahay. Marami pa yan sila. Pero, namumulaklak pa lang. Buti nga, hindi sila nagsabay mamunga para at least hindi rin sabay-sabay ang harvest. Yan, yung iba namumulaklak pa. Yung iba dito sa likod hindi pa namumulaklak. So ang ganda ng kanilang pagpatubo kasi hindi sabay-sabay ang pagbunga. Yan, ang daming bunga. Yan. So, may ako dyan, may lemongrass. May mga tanim din ako dyan ng mga maliliit pa na talong sa gilid ng fence. Ito naman yung alubati ko. Nilagyan ko rin ng palapa. Yan. Kung sa tayo pa namin yan, palaypay, no? Yan. Pero yung iba, parang magulang na. Yan, yung aking kadyos, oh. Ganyan lang yan sila, pero ang daming bunga. Yan. Oh, tuyo na nga iba. Kaya kayo, magtanim lang kayo ng magtanim. Tapos, diligan pa minsan-minsan. At least, darating ang araw na mamunga sila, meron na kayong gugulayin. Yan sa ibaba, may lemongrass. Meron din yan dyan na yung wild ang palaya, yung bilog ang bunga. Pero, ang focus ko ngayon dito sa kadyos. Yan, daming bunga. Yan. Sa likod bahay lang namin ito. Iba rin yun doon. Magandang sa umaga, mga kaibigan. Sabi ko sa ito kanina, siya yung tinatawag na snake plant. Snake plant. Hindi siya straight kasi nasa taas siya ng lugtot. Ito naman yung rin, no, kasi snake plant na sa ano pa lang. Mahabang-mahaba kasi na nakalaylay siya. Hindi kagaya nung isa kanina na nasa pero itaas siya. Pero hindi ko pa natikman yan. Kasi hindi ko pa rin kinuha yan kasi bata pa man yan.
Hindi ko pa na-try na maggulay nito or magluto nito. Kasi first time pa ito nabunga niya. So mag-update lang ako sa susunod. So ang haba. Pag ano na yan, pag... Pinatawag na snake plant kasi ganyan ang anyo na. Makaluto ako ng ganyan. Ito yung kanyang puno. Yan, malabong malabong siya. Ano pa, hindi pa siya nagbunga. Kasi yung kinuna ko kanina, ibang puno yun. Ito bagong tanim ito. Kasi tanim lang naman ako ng tanim. Pasalamat ako kung... Ito naman kaibigan, kaila, kilala niyo naman siguro ito. Ito yung kadyos, no? Tanim ko rin ito, marami nang magulang na pala. Buti nakapunta ako doon, nakita ko kasi yung iba ano sa amin pa kukunin na nangingitim na. Siguro malaki. So kailangan na talaga na i-harvest. Pero ipagpabukas ko na lang kasi mainit na ngayon. Yan yung isang puno niya, nagbulaklak pa. Ang daming bulaklak rin. So, hinihintay ko na lang na magbunga na naman, mabuo yung kanyang bunga. Kasi buti nga hindi sila nagsabay. Kasi yung nauna doon, no, magulang na yung mga bunga niya. Siguro nakatikim na kayo nito. Masarap ito kapag merong karni, then pwede yung lagyan ng niyog para lalong masarap. May rayuma ka. Isang uri ng gulay na tinatawag namin na kadyos. Ito naman yung alugbati ko. Bago ko lang ito na-harvest, pero marami na naman siyang tangkay. Ang mahaba pa nga. Pinamibigay ko na lang ito sa mga friends ko kasi ang dami kasi nila. Yan yung kadyos. Meron pa yan doon sa gilid kasi ng bahay ng nanay ko. Ng Yorick, pero yan nga. Search naman ako. Nag-ano na nalaya na o natuyo na yung bunga na iba. Maganda naman pala sa so kayo, pwede kayo magtanim nito. Madali lang ito buhayin. Pag meron kayong buto nito, itanim mo sa gilid ng mga fence nyo para hindi sa gabal sa ibang tanim. Dito sa tinaniman ko, wala kasing ano ito. Walang tanim na iba dito. Alugbati lang. Merong lemongrass. Meron din akong mga talong dyan sa gilid. So, thank you for watching once again. God bless to all. Pero ito, dagdag ito sa lilim. Magtanim lang, magtanim lang. Pag meron kang kadyos, ano tayo? Malilim ang sa ilalim. Kulay lagi. Paupo-upo doon. Tapos tingnan yung kanyang mga bunga. So, nakakatuwa. Thank you for watching, mga friends.